So magandang hapon po sa inyong lahat. Sige po bang pakimute muna ang inyong mic? Okay, so salamat. So magandang hapon po, parents and students. Ito po ang ating first virtual meeting and class orientation. So, ang layunin po o ang motto po ng San Mateo National High School is every learner's future is our commitment. So, ito po ang ating mga agenda. Number one, introduction of subject teachers. Enrollment data and school population. Number three, update about the enrollment. Number four, submitting of students' documents. Five, school learning continuity plan or tinatawag po namin SLCP. Six, thorough discussion of online distance learning. So lahat, ang seventh grade po ay napunta po sa ODL section. Then next po is class schedule and weekly home learning plan na ipapaliwanag ko po mamaya. So ito po nung ating mga
subject teachers. So, una po, si Ma'am Judith Villanueva. Ito ang kanilang TLE teacher. Ma'am Jemima Omanya, Filipino teacher. Geraldine Takata, ESP teacher. Sir Andrew Pajardo, so nandiyan po si Sir Andrew. Siya po ang kanilang math teacher. Hazel Claro, MAPE teacher. Arlene Santos, English teacher. Adoracion Andre Agabin, their science teacher. So yours truly, I am Miss Bridget Paula Anyo. Ako po ang advisor ng 7 Brave. Together with Ma'am Rosbeminda Google, ang aking co-advisor. Sir Andrew. Sir. Yes, ma'am. Ano? Sige po. Pwede ka bang magbigay ng background about math? Sige po. Hello po. Students, parents, and guardians po. So ako nga po pala si Mr. Andrew Rochester Fajardo. Or Mr. Fajardo lang po. Pwede na po. Ang magiging mathematics teacher ng bata. So this coming August 24 po. So as introduction po, meron lang po akong mga informations na babanggitin sa inyo na napaka-importante bilang dagdag po sa pa-meeting ni Ma'am. So ang una po ay regarding po sa ano pong platform ang gagamitin namin sa mathematics subject. So regarding po sa platform ang gagamitin po namin ay halos po lahat naman po ng subject ito po ang gagamitin. So Filipino, science, English, math, AP, as in lahat po yung walong subject po. So ang gagamitin po namin ay ang Google Classroom. At gagamit din po kami ng tinatawag na Google Meet. So yun po yung dalawang platform po na gagamitin. Yun po lagi ang gagamitin namin since ODL po sila. Okay po, lahat po ng activities, assignments, quizzes, doon po lahat lalabas sa Google Classroom. So bibigyan ko po sila ng time since hindi pa po sila masyadong gamay doon sa mga platforms na yon. Siyempre, bibigyan ko rin ng time para makapag-adjust, ma-cope up yung nasabing platform. Ano po? So hanggang sa masanay na sila, hanggang sa bumilis at yun, magpatuloy-tuloy na po. So pangalawa po ay regarding po sa schedule po ni Ma'am. So mamaya po kasi babanggitin yung schedule. Magbigay ako ng konting idea ha. Okay, sir. Ako kasi po yung unang subject nila. So pag Monday po. So ako po ang pinakakauna-unahan. So kami po math subject po kaagad. So inform ko lang po kayo. So 15 minutes ahead of time or 30 minutes ahead of time ay isesend ko po sa group chat ng Brave yung link na gagamitin namin para sa Google Meet. At the same time, hindi lang po sa GC ko isesend yun. Sisend ko rin po sa Google Classroom. Lalabas po iyon sa news feed ng Google Classroom nila sa 7 Brave. So far, sa Google Classroom ng mga bata ay meron po kaming nasa 56 na po na naka-enroll. So ma'am, meron pa pong mga nawawala na po. Marami pa. So, pero so good, so far so good naman po. Meron pa naman tayo isang linggo, pero sana lahat makapasok na sila since para makalikot. Anong term, other word for makalikot? Explore na nila yung Google Classroom. So, yun po. So, yun po yung pangalawa. Then, regarding po sa requirements, kasi may mga nagtatanong po mga bata para hindi na po ako paulit-ulit sa Brave announce ko na po. Ang kailangan lang naman po is notebook. Okay na po yun para po sa tape noting. So, hindi na po kailangan ng kung ano-ano pa. Notebook, first, pwedeng doon na sila mag-scratch paper pag sama habang nagdi-discuss siya. So, ganun po ang mangyayari. Okay, kung mayroon po kayong question at kung may answer, question and answer po si mamamaya, so doon po pwede po kayo magtanong regarding po sa other. Okay, chat box po tayo. Pwede nyo po i-type yung mga tanong nyo po doon. Okay, so sige po. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay, thank you, sir. May continue na po tayo.
Okay, so ito po ng ating enrollment data. So sa gray, meron po tayong tatlong learning modalities, VDL, ODL, and MDL. So ang Brave po ay napunta po sa ODL section or yung tinatawag po natin online distance learning. So meron pong limang section na napunta po sa ODL. Isa lang po ang VDL namin, which is a special science curriculum. Sila lang po ng VDL. And the rest po is MDL na po. So sila po ng mga modular po. So grand total po as of today, hindi pa po kasama dyan ng mga late enrollees, meron na po kaming 4,374. Okay, next. So dito po, sa San Mateo National High School po, meron po kaming 152 teachers. So update po natin sa enrollment. So late enrollees are still coming in. This is being monitored by the guidance office headed by Ma'am Gina Lumida de Cruz. So meron pa po, pwede pa po kami tumanggap ng mga gusto pa po mag-enroll hanggang September po. So highlights in our school learning continuity plan or tinatawag po natin SLCP school year 2020-2021. So ito nga po, sa grade 7, meron po kami 18 sections. Sa grade 8, 16. Grade 9, 16. Grade 10, 15. So total of 65 sections. So lumobo po talaga nung enrollees namin ngayong school year na po ito. Ngayong school year po. So each section was assigned an advisor and co-advisor. So ang co-advisor ko po ay si Ma'am Luzbuminda Google. So mamaya po, baka po may sasabihin si Ma'am Google after nito. So this strategy allows two teachers to divide the tasks that advisor must perform, thereby giving them enough time to supervise and address the needs of the learners during this very challenging time. So sa Brave po, so since ako po no advisor ng Brave, ako po nung kanilang AP teacher, so hindi po sila ma-handle ni Ma'am Google. So tutulungan lang po ako ni Ma'am Google na mag-supervise po sa mga bata. So ito po ng ating process flow, preparatory and implementation phase of MDL, ODL, and VDL. So sa ODL po tayo, so ito po ang ating preparation phase. So start po tayo sa advisor shall create database of learners. So ito na po nung nag-start na naghanap-hanap po kami ng mga estudyante na gusto pong mag-enroll. Ay, yung mga estudyante po na kabilang po sa 7 grade. So, marami, kaya po nagkaroon kami ng mga group chat. So, yung iba pong mga estudyante, sila po nag-add sa mga klase nila sa GC. So, after po na, after po mag-create ng GC, ayun, yung mga advisor po, pag alam na po nila ng mga subject features po nila, binibigay na po namin sa mga subject teachers kung sinisip po mga estudyante. Then, kanya-kanya din gawa po ng mga GC. So, advisor shall capacitate parents, teachers, volunteers, tutors as learning facilitator and learners and parents in the use of LMS, DepEd Commons, LR Portal. So, nung DepEd po, may ginawa po silang learning na mapwede po nila ma-search sa internet. Pwede po nila i-download ng app na yon, yung DepEd Commons po. So, pwede po silang mag-aral po doon or pwede po yun yung supplementary activities po nila and learning activity. So, subject teachers shall create weekly home learning plan. So, pumamaya, ipapakita po kong sample na home learning plan na magbibigay po kami ng kopya sa bawat magulang. Para alam niyo po kung ano po nung lesson of the day, kung ano po ang pagkakasunod-sunod ng mga gagawin ng mga bata. So, subject teacher shall create online classroom, group chat, FB page, instant messaging, and text blast. So, ito na po nung pinaliwanag po ni Sir Pajardo kanina, nung aming learning platform is Google Classroom at yung Google Meet po, ito po nung gamit po natin ngayon. So, meron din po kaming group chat and FB group para mas madali po nung communication. So, advisor shall distribute SLM, o tinatawag po namin self-learning modules and weekly home learning plan. So, ito po nung SLM, magbibigay po kami ng schedule kung kailan po pupunta ang mga magulang
para kunin po nung SLM for the first grading po. Magulang lang po ang kukuha. So, bibigay ko po kung saan po classroom po kayo pupunta. So, nakalagay po yun sa envelope. So, nandun po lahat ng mga modules ng mga bata. Then, the following grading po, soft copy na lang po ang ibibigay. Pero pag may binag-donate pa po ng mga band paper, siguro po may hard copy pa rin po. So, next po, subject teacher shall schedule synchronous and asynchronous teaching. So, nung synchronous po, ito po katulad po nung nangyayari ngayon, live po. So, on time po nung nangyayari yung pag-aaral. Nung asynchronous naman po, anytime kung ano po oras available ng mga bata. Halimbawa po, may i-upload si teacher na PowerPoint or video presentation up. Titignan na lang po nila, panonoorin nila kung kailan po sila available. So, subject teacher shall monitor the performance of the learners through the weekly output. So, since 6 days po ang klase ng mga bata, and iba po ng schedule natin. Kung napanood niyo po nung parents orientation. So, August 24 to September 23, and sign mapil lang po nung kanilang subject po muna, which is the core subject. So, English, Science, Math, and Filipino. Then, after 1 month, yun na po nung ESP, AP, MAPE, and TLE. Subject teacher shall set up feedback mechanism. So, online po naman, online kami, marami na po silang GC, pwede na po mag-update ng mga subject teachers nila. Meron na po kaming mga Google Classroom. So, meron na po sa Math, Filipino, English, TLE, and AP. So, dito po sa AP subject, marami pa po ang hindi pa po nakaka-enroll sa Google Classroom. Si Baharo Shinami, Kadisal Minea, Lake Shal Yalmado, Luna Viniz, Kaber Mark Riley, Servito Mark Lance, Gambito Geran, Navarrete Aban, ewan ko kung siya ng Mr. Clark, sa aming Google Classroom. So, ito po nung mga hindi pa po nakaka-enroll sa Google Classroom. So, ang 7th grade po, 73 po sila as of now. Madadagdagan pa daw po sila sabi, dahil may mga late enrollees pa po kami. So, 37 po ang babae, 36 po ang lalaki. So, subject teacher shall create an individual monitoring plan for learners who lag behind. So, yung mga, may mga estudyante po kami hindi makasabay, magbibigay po kami ng mga enrichment activities or mga supplementary activities. Subject teacher shall give intervention activities to learners who lag behind. So, subject teacher shall administer the quarterly summative test. So, after po ng ensayo appeal ng August 24 to September 23, magkakaroon na po sila ng mga summative test po. Then, kasi then, ang makabayan, ESP, TLE, MAPE, mag-start po kami kasi Monday po is September 28 hanggang October 26. So, after nun, periodical test na po. So, ito po ng student class schedule. So, wait lang po, may pang gustong mag-join sa meeting. So, ito po, student class schedule. The school has adhered to the 4x4 approach recommended by the region. Kaya po, bawat isang buwan, apat na subject po. Yung apat na subject po doon, i-discuss po lahat doon yung pang isang grading na lesson. So, i-compress po namin yun. Kaya po, ang klase po nila is Monday to Saturday. So, on alternate monthly schedule, learners shall focus on only 4 subjects. So, yan po nung tinatawating core subjects, which is the enzyme appeal, then following the makabayan subjects, until the 4th quarter. So, alternate po. So, dito po tayo. So, since ODL po sila, ito po ng mga learning platforms po namin. So, ulitin ko lang po ulit, Google Classroom, Edmodo, Meet, Zoom, Messenger, and FB page. So, sa
Sub 7 grade po, nag-start na akong magpa-attendance sa kanila para ma-explore na po nila and masanay na po sila sa paggamit ng Google Classroom. So ano po ba lang pwede namin gamitin sa assessment para malaman namin kakayahan po ng bata? So meron po kami tinatawag na online quiz, online games, blog, e-portfolio, actual products, e-photocot, and infographics. So paano po ba namin ma-test ng attitudes and values? So through blog hub, tweet hub, my gist, or paggawa po ng reflection or photo journal. So when classes are ongoing, ito po yung kung kailan po pwedeng mag-communicate with parents and teachers. So weekly po, so magbibigay po ako ng 8 to 5 p.m. po, pwede po kayong mag-chat. So may gist na po tayo, yung mga hindi pa po kasali, pwede lang sabihin lang po sa akin para maisali po sa GC. So August 20 to 21, dito na po kami mag-start magpamigay ng mga learning modules. So by schedule po tayo para po ma-practice ko rin po ng social distancing. So ito po yung schedule ng mga bata. So MWF 7 to 9, math kay Mr. Pajardo po. So nag-talk na po si Sir Pajardo about yan. 9:30 to 11:30, Filipino, Miss Jemima Omanya. And Tuesday, Thursday, Saturday, 7 to 9, English, with Ma'am Arlene Santos. 9:30 to 11:30, Science, with Ma'am Agabin. So ito po muna yung kanilang subject for the first month po, August 24 to 7. To September 23. Okay, after po niyan, dito na po kami papasok. So MWF 7 to 9 MAPE with Ma'am Claro. 9:30 to 11:30 ESE with Ma'am Katakata. Tuesday, Thursday, Saturday 7 to 9, ako po nung teacher nila, AP. Then 9:30 to 11:30 TLE with Ma'am Villanueva. So ito po yung tinatawag po namin weekly learning plan. So, bibigyan ko po kayo ng kopya para alam nyo po yung pagkakasunod-sunod ng mga gagawin po ng bata. Para alam nyo po na ito pala nung kailangan gawin ng bata, ito po nung pinag-aaralan namin, para may idea din po kayo. So, bibigyan po ang bawat magulang and guardians. So, para nasusupervise nyo rin po ng mga anak nyo po. Para pag may tanong po kayo, pwede nyo po kami i-consult. So, ito po, nagtatapos ang ating meeting. So, question and answer na po tayo about po din sa ating topic. Hello po. Sino po may tanong? Okay, so kanina po, may sinad ako sa GC. Ano ba? Narinig po ba ako? Opo. Okay. So, may sinunod po ako sa GC na memo po ng DepEd kung saan hindi na po mag-uniform ang mga bata. Pero, kailangan po appropriate po yung kanilang kasuotan during online class po. So, kailangan din po nila ng mga notebook para mag-take down notes po sa bawat lesson. So, okay, Maricel Makasieb po. Pwede po ba makuha mga contact numbers sa mga subject teachers? So, itatanong ko po muna sa mga subject teachers kung okay lang po na ibigay yung kanilang contact number kasi may tinatawag po tayong data privacy ako. So, kung mapapansin niyo po, sa school page po ng sa Matay National High School, binura po namin yung mga sectioning po. Kasi sabi daw po, is kailangan din natin ng privacy ng mga bata, ng mga pangalan. Okay, sino pa po may tanong? Okay, ilan yung notebook na gagamitin? So, siguro po ilan yung subject ninyo? 8. Wala. Sino pa po may tanong?
Baka wala na po. Wala na. Wala na po ba? Baka mamaya po sa chat. Okay, kahit may busy po ba ang mga bata, magbabasa lang po ng mga tanong. Pwede buksan niyo na po ng mic para ganyan. Okay. Required po ba yung headset nila with mic? So, depende po kung ano po available na gadget ng mga bata. Basta maka-access sila doon po sa lesson. So, saan po ang hitap ng SMP? High school lang po. Pero may tibigay po sa inyo na sa Google Classroom. Saan niyo po 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 yun? Sila niyo makakuha? Wala pa po yung sige na mamanin. Yes po, bawat po ang sando. So, t-shirt na lang po tayo. And shirt na lang. Ginawa mo siya. Hindi naman ay hit. Ma'am Google, may sasabihin ka po? May tanong pa po ako, mga bata. May tanong daw, may tanong pa. May tanong pa po ako, ma'am. May tanong pa daw. Ano ba ang tanong mo? Bakit pwede? Pwede po, pwede pa send na lang po sa nung module para kami na lang po yung mag-print. Ay, hindi pwede yun. Hindi po. Kasi ang iniingatan ng DepEd yung kumalat yung gawa ng module. Pakimute po yung ibang mic. Okay po. Ma'am, Ma'am Bridget. Yes po. Hindi ako sabi magsalita regarding sa module? Oo, kung pwede daw i-print. Hello po. Mr. Fardo po ulit. Kasi nung meeting kasi nung we namin with the principal, ito po yung sinabi ng Ma'am Conese. Principal po ng San Mateo National High School, ano po. So ang sabi niya, pwede daw pong manghingi o mag-request ang bawat parents po at saka mamis po. Pwede daw po mag-request kayo sa advisor or co-advisor ng soft copy ng module. So SLM po na tinatawag o module ng bawat subjects. So, pero hindi po pwede na magsagot ang bata mismo doon sa module. Yes po, bawal. So, intermediate daw, intermediate paper, doon sila magsasagot. Yes po. Pero since dahil ODL po sila, kami po, diba? Kaya ang 7th grade po ay ODL, so kayo po, hindi na po ninyo kailangan magsagot sa module. Guide nyo na lang po yun. Okay po. So, kumbaga ko, ano po yung tinuturo ng bawat teachers, yun po yung magiging basis po ninyo, pwede mo pong pag-aralan o tignan para makita nyo po yung flow ng discussion ng bawat teacher. Okay po. Na nagagets nyo po. Kunyari, week 1 po, mayroon pong nakalagay doon na week 1. Yun po yung subject na tinuturo ng teacher. Okay po? Sa buong linggo, yung may target po na nakalagay doon. So, yung lahat po na nakalagay doon, yun po yung dapat mapag-aralan ng bata sa loob ng week 1. Okay po? So, tapos, lahat po ng mga activities ay sasagutan ng bata sa Google Classroom. Yun po yung sa akin po. Pero ewan ko lang po doon regarding sa ibang subject. Okay po, nakuha nyo po. Kasi meron po doon sa Google Classroom na parang quiz activity sila na gagawin. So doon po may kita po nila na magmamagana naman po yun, magpa-pop up na meron silang gagawin na activity or quiz or assignment or activity doon. Okay po, nagigets nyo po yung idea? So ganun. So ganun po ang mangyayari. Pero ulitin ko po ha, hindi nyo po kailangan na sagutan or mag-print ng module kung dahil po ay mayroon naman pong ibibigay sa inyo ng module. Okay po? At pwede rin po kayong mag-request ng soft copy kay Ma'am Bridget. Yes po, nandun na po lahat ng activities nila. Maliban po, maliban pa po dun sa activities nila after the lessons. So, meron po kami mga tinatawag na mga enrichment activities na wala po sa module. So, gumawa po kami ng ibang activity. Para in case doon sa mga bata nga po na
naiiwan or naglalag po sa lesson. So, gumawa po kami ng mga pang-intervention. So, most commonly po, napansin ko po sa mga bawat subject teachers nila, lahat po sila ay may Google Classroom. So, yun nga po, yung hindi naman lahat sa 7th grade ay active po sa online. Pero napunta sila sa online. So, tinignan po nung iba, meron na po sa, actually 7th, 8th po talaga sila. Meron pong tatlong nalipat po sa Einstein. Then, meron pong dalawang hindi na po magpapatuloy sa pag-enroll. So, kaya na naging 73 na lang po sila. So, yung activity po natin, so, starting August 24, hindi po muna ako magkaklase sa kanila, pero ako po ay mag-guide po sa kanila dahil core subject po mo. Kasi po, AP teacher po nila ako, Araling Panlipunan, or ang topic po, discuss po namin is all about Asian history. So, ako po nung kanilang AP teacher. So, regarding meron pa po pala, the 13th documents. So, kailangan po ingatan na po natin yung NSO or PSA na po, 4137. Pero nung 4137, ito po ay manggagaling po kung saan school sila po galing. Kasi school to school na po kami. Then, nung card po nila, pakitago po una. Kasi in case po ay kukunin din po namin yung mga yan. Kasi po, pag may kulang po sa documents, nagiging ano po sila, temporarily enrolled. So, hindi po sila bibigyan ng nung card po talaga, which is temporary card pa rin po nung ibibigay po namin kapag wala po, pagkulang po nung document. So, meron po at marami po din galing private school. So, kami po ang mag-request po ng 4137. Once na na-enroll na po namin sila sa LIS, automatic po, makikita na po ng pinanggalingan nilang school nung request po ng San Mateo National High School. Then, sila na lang po ang nagpapadala ng 4137. So, lalo po sa panahon ngayon, kailangan mag-ingat. Okay. Question? Ma'am Bridge. Yes, Ma'am Bridge. May nagtatanong kung ano daw yung mga requirements. Saan po? Sa ano na yung kukunin natin, yung kukunin. Di ba kailangan birth certificate, tsaka 4137? Tsaka cards. Paki-remind mo sa mga magulang, may nagtatanong. Opo. So, yun po. Nung 4137 po, school to school po yan. Then, nung birth certificate po, mahalaga po yan. Kasi pag nag-enter po kami ng LIS, sinecheck po namin nung tamang pangalan ng bata. Kasi nung LIS po, nakatrack po yan. Silang... So, nung mga wala pa pong NSO or PSA, mag-request na po. Pwede pong online ang pag-request ng PSA. Tanong po. Bridget, pakiulit yung schedule ng... online nila, may nagtatanong. WF lang daw. Isi-send ko rin po nung ano nyo, schedule ninyo. Ibibigay ko rin yung schedule nyo sa page natin. Basta dapat, sabi nga ni Sir Pajardo, 10 to 15 minutes bago mag-7 ay naka-ready na po kayo sa online class. May nagtatanong pa kung Google Classroom daw ang gagamitin. Pakiulit mo nga ulit. Ang dami nagtatanong. Yes, Google Classroom tayo saka Google Meet. Ito nung gamit natin ngayon, Google Meet. So, pag ano tayo, kapag synchronous tayo, naka Google Meet tayo. Then, pag asynchronous, may mga i-download ang mga PowerPoint activities or video. Papanoorin nyo lang anytime kung kailan kayo available. Ilan po sila sa isang Google Classroom? Kung ilan po lahat ng bata sa isang section, dapat yun din po nung bilang ng bata sa Google Classroom. So, wala po dapat maiiwan. Kailan daw ang online at kailan ang hindi online? May nagpapatanong na naman. Depende po yun sa teacher, ma'am. Diba? Depende po yun sa usapan. Halimbawa, Sir Pajardo. Ikaw, Sir Pajardo, mayroon ka bang asynchronous schedule? Hello po.
So sa akin po sa mathematics, ang plan ko po minsan magiging asynchronous approach po tayo, minsan po ay magiging asynchronous. Pag sinabi po kasi natin synchronous, yung araw nga po na nagdi-discuss si Sir, yung may actual discussion po na nangyayari, na na-imagine nyo po yung parang face-to-face sa loob ng classroom po, pero yung discussion po niya, ay yung discussion niya, ganun na ganun sa loob ng classroom. So may participation yung bata, etc., etc. Pag sinabi naman po kasing asynchronous, ito po yung naka-record lang po yung ipe-present na, yung papanoorin lang po ng bata, pero yung teacher po ay hindi na po kasama doon. Okay po? So na-imagine nyo po? So ganun po siya. Parang manonood lang sila ng mga video habang nagtuturo yung teacher. Gets po, sir. Yung po nung asynchronous po. Kasi hindi, syempre, problema din sa atin yung internet connection. Yes po, October 24 ang start ng klase. Ma'am, may question na. 12 days na lang. Excuse me po. Yes po. Pwede po bang every subject teacher magkaroon din po ng GC yung parent tsaka yung teacher para po ma-monitor po namin yung activities ng mga bata. Sige po. Kakausapin ko po ng mga subject teacher ko. To, Sir Pard, okay lang? GC. Ang parents. Hello po. Regarding po sa GC, masyado na pong madami ang GC. So, okay na po sa akin yung Sa totoo lang po, sobrang dami po ng GC ngayon dahil po sa new normal. Pero kung ako po, i-advise ko po na yung bata na lang po ang GC na meron ako. So, doon na lang po tayo makipag-coordinate sa magiging GC ng bata. So, regarding po doon, dahil GC naman po siya, pwede po na doon na lang kayo mag-backread. Ano po? So, na-imagine niyo po. So, kasi mas mahirap po kapag mayroon pang parent, mayroon pang sa bata. Ang dami talaga namin GC. Para po kasing ang trabaho namin is na triple po talaga dahil po sa new normal. Oo nga. Naintindihan po naman namin. So, magiging additional load pa po siya kapag may GC pa po ng mga parent. Sige, pasensya na po. Okay po. Thank you po. Okay po. Question, meron pa po? Ma'am Luz, meron pa ba? Meron tatanong daw, kailangan ba daw na kailangan bata lang talaga ang sa GC? Hindi ba daw pwede kailangan ng magulang? Sa break po, may GC kami ng parents. Pero sa mga subject teacher, yung tulad ng sinabi ni Sir Pajardo, sa bata na lang po. Pero nung ibang mga subject teachers, tatanungin ko na lang po sila kung gusto po nila magkaroon ng GC din ng parents. Pakiulit mo rin yung requires na uniform, may nagtatanong. Wala daw tayong uniform, hindi daw mag-uniform para daw makatipid po tayo. Basta appropriate yung suot po natin, walang nakasando, walang nakatsug. No. T-shirt na lang. Yun na lang po. Dahil nasa bahay lang naman po tayo. Meron pa po? Parents, baka may tanong pa po kayo. Hindi po ako makapag-messenger. Nakapokus po ako sa Google Meet. Hindi na lang may tanong. Meron pa po? May tanong pa po ba? Yes po. Ma'am Leica. Ma'am, tanong po. Permission to ask po. Okay po. Ma'am, yung sa asynchronous po, tsaka synchronous na schedule, hindi po nasagot. Paano po kaya yung schedule po ng mga bata, kung kailan sila asynchronous, tsaka synchronous? Araw-araw po ba online sila? Araw-araw kailangan gumising ng bata ng 7? Ganun po. Depende po yun, ma'am, sa usapan po ng teacher, pati po ng mga bata. So, ang teacher po, magbibigay po siya ng schedule kung kailan po sila mag-asynchronous. Pero siguro po ngayong opening po ng klase, more on synchronous po muna kasi kailangan din po magkakilanlan ng mga bata at ng mga teacher po. Okay po, thank you po. Thank you po.
anak! Baka anak ko eh. Okay, exam po nila ng first grade. After po ng by October 27 to October 30, yan po nung kanilang first grading period. First periodical test. After po namin. Kasi nung isa pong lesson, bawat subject ko, compress po namin yung first, buong first grading na topic sa isang buwan. Mm-hmm. Ma'am Bridge, may nagre-request, pwede daw bang pakipost yung schedule ng mga bata sa GC? Yes po, ipopost ko po mamaya. Yun po nung anong sa mga bata. Ipopost ko rin po sana, pati nung mga, nagpost na rin ako ng mga etiquette. So mamaya yung schedule po nila. Okay po. Sino pa po may tanong? Ito po pala, dapat po pala may sariling Gmail account ang mga bata po. Para in case na may manghingi po ng Gmail nila, mga bata, may bibigay po ng mga bata. Ma'am Bridge, may nagtatanong. Paano daw pagsagot ng ano sa learning module? Saan po ba daw sasagutan? Hindi ba online nga sila? Online po kayo, may binigay pong module, pero sabi nung sa meeting po natin kayo, ma'am, sa intermediate paper, dun po sila magsasagot. Bawal po magsagot sa module. Guide nyo lang po yun. Paalala po, bawal po magsagot sa module. Sa ano po tayo, intermediate paper po tayo magsasagot. Then, nung parents po ang magpapasa. Pero after yung sa pag-usapan namin, pagdating ng mga second grading, soft copy na po lahat. Kasi baka hindi na daw po kayanin mag-produce or mag-print ng papel kasi makukulangin po kami sa band paper. So online naman po sila, kaya through online na rin daw po ang pagpasa. May tanong pa po, Ma'am Bridge. Saan po daw kukunin ang soft copy ng modules? Ay, sisend ko po sa email or sa Facebook po. Na-download na lang po nila yun. Tapos doon na lang po sila pwedeng magsagot. Meron pa po? Kapag nagka-problema sa net, actually hindi lang hindi na mahabol ng bata. So, pag nagka-problema po sa net at hindi na mahabol ng bata, dyan na po papasok ng asynchronous learning. So, pwede pong habang nagle-lesson din ng teacher, tulad po nung nangyayari ngayon, naka-record po, pwede pong i-upload po sa group ng Facebook group ng mga bata para mapanood po nila. Okay, meron pa? May time pa din po ba na pumunta sa school for the module? So wait po tayo sa schedule po kung kailan at anong oras po tayo. Pero kung magbibigay po ng schedule po, sana po pumunta tayo on time. Kasi iniiwasan po talaga nung dumami ang tao sa school. Twice lang po kayo pupunta ng school. Pagkuha ng module at pag ibabalik na po ng mga activities po ng bata. Ma'am Bridge, may tanong. Need po ba ng proof kapag nawala ng net? Net. Parang hirap pong bigay ng proof kapag nawala ng net. Pero siguro mo may mobile data naman po tayo, pwede magpa-load. So marami pong ways para maka-access mo sa internet. Weekly naman po nung pagpasa ng activity naman eh, sa teacher. So, may tanong po ba? Pa po ba? Itanong na po natin.
Ano na yata magtatanong? Wala na nagchat. Okay, weekly po ba ang pagpasa online din? Yes po. Pero pag nabinigay pong time si teacher kung kailan po dapat magpasa. So dapat magpasa po tayo on time ng activity. Hello, good afternoon po. Yes po. This is Narod po ito. Okay po, ma'am. Oo, ma'am. May tanong lang po ako. Dito sa GC natin, parents sa po ba ang kasama doon? Or opo, kasama parents po saka guardians po. Yung sa GC po natin, wala pong bata doon. Ma'am, how about po yung mga ibang teachers? Kasama po ba doon? Hindi po sila kasama, pero kung willing po sila sumali sa GC po natin, pwede po. Ma'am, just in case magkaroon ng problema sa other subjects, paano po kami may inform? Ibibigay ko po sa inyo nung Facebook account. Pwede po kayo na lang po mag-chat sa mga subject teachers. Okay po, ma'am. Thank you. Thank you po. Anong ba po? May officers pa po ba? Oo, mukhang wala po pa po magkaroon ng officers. Naku, may Heliana, tanong mo sanahan mo. Heliana, si Ma'am Maribik ba gagawin kong president? sa parents, wala pa po. Parang mukhang malabo pa po tayong magkaroon ng PTA. Kasi pag nagkaroon tayong PTA, online din ang voting. Hello? Naku, bawal nga po kayo lumabas, di ba? Bawal pumunta sa mga computer shop. Magpa-load kayo sa nanay nyo pag data. Pero bawal kayo lumabas. Wala na yata ang tanong, Bridge. Wala na. Huli na to si Rian Joy. Kung pwede ba sa internet cafe, bawal pong lumabas. Kami na. Kayo may-ari ng computer shop. sila daw po may-ari ng computer shop. Good afternoon. Yes po. Ma'am, ask ko lang kung kailan yung submission ng ng birth certificate. Wala pa naman po, pero sabi po sa amin, nung nag-meeting po kami ng mga teachers, sana po by December, kompleto na po ng mga pertinent documents po ng mga bata. Okay, ma'am. Thank you. Thank you po. May tanong, Bridge, mga bata. Meron ba mga project ba? Saan ba daw isasubmit? So, since online tayo, ma'am, puro online din yung pag-submit. So, pwede silang gumawa through PowerPoint. Nung katulad nung kanina, gagawa sila infographics, gagawa sila ng photo journal, video. Siguro karamihan po ng mga pa-project, yun na lang, through that platform na lang po nung gagamitin. Dahil iniiwasan po natin lumabas ang mga kabataan. Paano pag mobile lang ang gamit? Yan ang po. Ano pong mobile? Cellphone lang po, walang laptop or mobile data? Ano po yung mobile? CP daw, CP. CP. So, kailangan nyo lang siguro mag-download po ng mga apps para, halimbawa, mga Google Docs, Google PowerPoint, para in case na may paggawa ng teacher, yun po nung gagamitin nyo pong app kung wala po kayong mga laptop.
Hanggang kailan pwedeng magbigay ng requirements? So, until December po pwede. Pero wala pa naman time schedule kung kailan po magpapasa. Basta itago niyo po muna ng mga documents niyo po. Para in case na ipapakuha na po sa amin, pupunta na lang po kayo ng school para po magpasa. Ma'am, meron po bang PE? Yes, may mga subject kayo. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Ma'am Claro sa inyo. Baka online dance. Yes, may PE po kayo. Paano magpasa ng project? So, tulad nga po, through online din po. Magsisend kayo ng soft copy. In case na may kailangan, pipicturean ninyo, sisend nyo na lang sa teacher. Sino pa po? Sino ba tumutanong? Ma'am Bridget? Yes, sir. Pardo. Sa GC ng mathematics sa mga bata, meron akong sinendon na na online tutorial kung paano mag-submit ng mga activities, projects. Google Classroom. Sa Google Classroom. Hindi sa Google Classroom. Sa GC lang mismo ng mga bata. Okay. Ewan ko lang kung na-check na ng mga bata yung na-send ko sa brain. Okay, paki-check na lang yung mga sinend. Pero meron po doon na procedure kung paano sila magsisend ng mga activities, magsasagot ng mga activities. Mabilis lang po yun na video presentation at ituturo po sa inyo step by step kung paano siya gagawin at isasubmit. Yung mga online games namin like Kahoot, up po siya sa cellphone. May tanong pa po? Wala na po ba? Okay na. So, ito may mga nag-chat pa rin. Ano mga bata na to? Okay po, may wala lang po magtatanong. Ma'am Luz, may kasabihin ka ba sa bata and parents? Message. Ma'am, excuse ma'am. Oh, si Andrew magsasalita. Oh, Andrew. Andrew ba yun? Lalaki. Sino magsasalita? Ma'am, ako po si tatay po ni Timothy James. Ah, yes, sir. Question ko lang po, required din po ba sa bata na maayos yung pagugupitin sila, maganda maayos sa para makita dyan sa online nila study? Actually po sa amin, no, kahit normal pa po nung ating pagpasok, talagang nire-record yung maayos na hair ng bata. Pero nasa will pa rin po ng bata kung magpapagupit po. Pero bawal pa rin po nung may kulay ang buhok. Hindi kasi sa ngayon ma'am, bihira yung bukas na pagupitan. Opo. Yes po. Kaya nakalockdown sila. So kung ngayon po, hindi po naman masyadong maghihigpit po sa buhok. Sige, thank you po. Okay, sino pa po? Yung Zoom. Ang Zoom kasi ay napuputol every 30 minutes. Kaya Google Meet ang mas preferred po namin. Tsaka mas malakas kumakain ng pag naka-data ang Zoom. Okay, kung unlimited ba ang Google Meet? Yes. Basta may internet. Okay, may magtatanong pa po?
Wala na po, ma'am. Clear na po. Okay po. So, maraming salamat po. Isasend ko na lang po sa GC ang aming schedule. So, maraming salamat po sa inyong participation. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. First virtual meeting po natin. Marami. Ito po ating new normal. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Dalawa lang po yung GC natin. Saan nakalagay yung pagkain ko? Bye! Ma'am, kain na ako. Hello! Oh.